Jesus na tunay. Sumigaw, lahat tayo ay mananagumpay. Tayo ay tagumpay dahil sa pag-ibig ni Jesus na tunay. Sumigaw, lahat tayo ay mananagumpay. Ngayon natin ihayag kanyang salita sa lahat ng nilalang, sa lahat ng bansa. Taas kanyang pangalan, itaas magpakailanman ng bawat labi, ng bawat lahi. Jesus na tunay, tayo'y maglilingkod, tayo'y susunod ngayon at kailanman. Tayo ay gumpay dahil sa pag-ibig ni Jesus na tunay. Tayo'y maglilingkod, tayo'y susunod ngayon at kailanman. Ngayon natin sa lahat ng nilalang, sa lahat ng bansa. Taas kanyang pangalan, itaas magpakailanman ng bawat labi, ng bawat lahi. Mananagumpay, mananagumpay, itaas ang pangalan ni Jesus. Mananagumpay, oh mananagumpay, ihayag natin sa lahat ng bansa. Mananagumpay, mananagumpay, itaas ang pangalan ni Jesus. Mananagumpay, oh ihayag natin sa lahat ng bansa. Jesus, mananagumpay, oh mananagumpay, ihag natin sa lahat ng bansa, Panginoong Jesus. Tayong nasa lockdown. Kamusta na po kayo? Okay pa? So, di po, mula nung nag-lockdown hanggang ngayon, may tanong po ako sa inyo. Ano na po yung tingin nyo kay Lord ngayon? Nakakita niyo po ba yung mga memes sa Facebook? Yung parang nag-iiba na daw yung mga tingin nila dun sa mga gamit sa bahay nila. Meron yung recent na ano, nag-viral. Yung tingin niya dun sa may lababo nila, parang counter na sa Jollibee ata or sa McDo, yung may menu.
Ganun na rin ba kayo? Para nag-iiba na yung tingin nyo. Pero ngayong gabi, may tanong po ako sa inyo. Ano na po yung tingin nyo kay Lord? Magbibigay po tayo ng ilang segundo para sagutin nyo po yun sa, kahit sa isip nyo or sabihin nyo po sa mga katabi nyo. Ano na yung tingin mo kay Lord ngayon during this enhanced community quarantine? Magbigay tayo ng 5 kung anong tingin natin kay Lord. Nakalima na kayo. O, mabilis lang, di ba? So, di ba kasi parang isipin natin, ay, si Lord, nakalimutan na ako ni Lord. Ah, si Lord, hindi niya ako love. Pwedeng maging ganun yung tingin natin. Kasi, bakit? Kasi bakit tayo dumaranas ng gantong krisis kung mahal pala tayo ni Lord? Pero, alam, dapat malaman natin na kahit ganito yung pinagdadaanan natin, si Lord hindi siya nagbabago. Si Lord faithful siya. Si Lord great siya. Si Lord provider siya, 'di ba? Nagutom ka na ba? Siguro nagutom ka. Oo, pero 'di ba yung blessing naman ni Lord hindi yan humihinto. Tapos si Lord maalalahanin siya kapag ka, parang wala ka nang isasahin tapos biglang magcha-chat sa'yo si sister, si brother or kaya may darating na supply galing sa government. O di ba ganun tayo minamahal ni Lord kahit kailan hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Kaya sa gabing ito walang reason para magtampo tayo, magdamdam tayo kay Lord. Yes, siguro na dumating sa point ng buhay natin na kinwestiyon natin, Lord, bakit ito nangyayari? Pero instead na bakit ito nangyayari, dapat itanong natin, Lord, ano po yung gusto niyong matutunan ko sa sitwasyong ito? Kasi naniniwala tayo na hindi gagawa si Lord ng isang bagay na ikasisira ng kanyang mga anak. Hindi gagawa si Lord ng isang bagay para saktan ka, kapatid. Tandaan mo yan. Kaya gusto kong plus, bago tayo kumanta, basahin ko yung sa Psalms chapter 93, sabi dito, "The Lord reigns, He is robed in majesty. The Lord is robed, He has put on strength at His belt. Yes, the world is established. It shall never be moved. Your throne is established from of old. You are from everlasting. The floods have lifted up, O Lord. The floods have lifted up their voice. The floods lift up their roaring. Mightier than the thunders of many waters. Mightier than the waves of the sea. The Lord on high is mighty. Your decrees are very trustworthy. Holiness befits your house, O Lord, forevermore." So, lagi mong tandaan na yung kanina in-enumerate mo kung ano si Lord sa buhay mo ngayon, pwedeng sinagot mo, He is faithful, He is provider, He is great, He is healer, or marami ka pang in-enumerate more than that, tandaan mo yung kapatid sa panahon na pinanghihinaan ka ng loob. Kasi naniniwala tayo, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung paano kang minahal ni Lord nung una kang nakakilala sa Kanya, ganun ka rin yung minamahal ngayon kasama ang pamilya mo. Kaya sa gabing ito, awitin natin, For Who You Are. Voice again, holy, righteous, faithful.
salamat po Panginoon sa gabing ito kasi minsan pa mayroon kaming pagkakataon para magpuri Panginoon sa iyo, magsama-samang nanonood sa live streaming Panginoon dito sa Facebook. Lord, salamat po sa ganitong pagkakataon na may nagpap na may ganito Panginoon na gawain kahit na magkakalayo kami para ma-remind kami Panginoon sa iyong mga salita, sa iyong mga promises. And Lord, patuloy ka pong magpakilala sa amin this ECQ period. Naniniwala po kami na hindi mo ito pinahintulutan na mangyari para saktan kami. Pinahintulutan mo itong mangyari para palakasin kami, para panatagin kami, at para palalimin ang pananampalataya na mayroon kami sa iyo. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat po. Ikaw po yung patuloy na magpala sa mga salita mo na may maririnig sa gabing ito. Ikaw po yung magbigay, Panginoon, ng karunungan sa tagapagsalita na gagamitin mo sa gabing ito, Panginoon, para sa amin. Maraming maraming salamat po at tinatanggap po namin ang pagpapala na gumula sa iyo, ang karunungan na gumula sa iyo. Salamat po sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening, Conquerors. Good evening po sa lahat ng kasama namin ngayon dito sa online midweek celebration. Dalangin ko na mapagpala tayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, talamak na talamak yung salitang COVID, coronavirus, ECQ, lockdown. Pero alam niyo ba sa Bible, nauna nang nagkaroon ng ECQ, nauna nang nagkaroon ng quarantine, nauna nang nagkaroon ng lockdown. At yung mga bayan ng Israelites, sila yung una kong naaalala kapag nung narinig ko yung word na quarantine or yung lockdown. Sila kasi yung unang napapunta doon sa disyerto, doon sa ilang. Kapag narinig natin yung salitang wilderness o ilang, ang nasa isip natin, at ito talaga yung picture, disyerto, kaparangan, kagubatan. At mapapansin natin doon, parang mailap, walang nabubuhay na halaman, mahirap mabuhay ang hayop, mahirap din siya na gawing permanenteng tirahan ng tao. At makikita natin, tuyot doon, tigang, parang pinabayaan. Karamihan doon ay bato, karamihan ay buhangin, magaspang, malubak, tuyo ang daanan, bibihira kang makakita ng tubig o halos walang tubig. Pero yung wilderness, hindi naman siya completely barren. Pwede pa rin naman, kaso lang, depende kung may rainfall, depende kung merong dadating na ulan at magiging maayos yung season, pero napakadalang mangyari yon. Sa panahon natin ngayon, pag sinabi mo yung wilderness, ang una mong maiisip, may virus. Nasa quarantine, naka-lockdown, walang trabaho, walang sweldo, walang panggastos, walang pagkain, bawal mag-mall, bawal gumala, bawal lumabas. In short, para tayong nasa wilderness. Mukhang hindi naman, pero parang nasa wilderness. So ngayong gabi na ito, gusto kong i-share sa inyo yung naging buhay ng mga Israelita. Sila yung mga tao na naglakbay 40 years doon sa wilderness. At sinabihan sila ng Panginoon na may maganda pa rin plano sa kanila si Lord kahit na sa ganoong kalagayan. And I would like to share to you tonight, a place in the wilderness. Remaining in God in tough times. Let's pray. Father, we honor you tonight. We honor you dahil naniniwala kami na hawak mo po ang buhay po namin. We come to you in the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. Nagpapakumbaba, humbling ourselves before you, believing na meron kang magandang mensahe para sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin ko po na mangusap ka sa bawat isa na kasama po namin sa online celebration po na ito. Teach us by your word. Dalangin ko, Lord God, let the spirit of wisdom and revelation to be upon us so that we may know you better and we may know the hope to which you have called us. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang espiritu ng karunungan at ng tunay na kapahayagan upang makilala ka namin ng lubusan at maunawaan namin ng pag-asa na inilaan mo sa bawat isang nagsisisampalataya sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig namin ng inyong salita. Marami pong salamat. We honor you in Jesus' name. Amen. A place in the wilderness. Remaining in God in tough times. When the Israelites came out of Egypt on their exodus, dun sa paglabas nila, nag-spend sila ng 40 years wandering in the desert. Imagine, dun sa Sinai, 40 years sila doon hanggang sa makakating sila sa Negev. After nun, na-conquer na nila yung promised land. Ang pinaka-importanting event dun sa history na yun, iyon yung
ay mababasa natin sa Exodus, sa Leviticus, at saka sa Book of Numbers. According to the Bible, naka-experience yung Israelites ng mga hard years doon sa desierto. Imagine nyo, 40 years na nasa desert sila. So doon sila iminold the Lord into one nation. Doon sa Sinai, doon sila naging one people worshiping one God. Nagkaroon sila ng one goal. Ano yung goal nila? The conquest of Canaan. So maganda yung naging istorya nila, bagamat pangit. Pero behind doon, nakita natin sa Biblia na naging maganda pa rin ang result nito sa mga Israelita. So gusto ko itong basahin from Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 6. Mula sa New International Version. Sabi dito, "Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors." Verse 2, "Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble you, to test you, and to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands and delivering Him. Verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Verse 4, Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Verse 6, Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to Him and revering Him." So sa mga talatang ito, tinatawag tayo ng Panginoon to remember and obey. Yung pinaka-theme ng verses 1 to 6 ng Deuteronomy chapter 8 is a call to remember and obey. So nung makikita natin dyan na pinaalala, sabi ng verse 1, "Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess." So pansinin natin dyan yung mga words na yan, "so that, live and increase, enter and possess." Yung "so that," pinapakita nito na may consequence ang pagsunod. Kapag sumunod tayo sa kalooban ng Lord, may consequence. Meron tong karampatang kapalit. At may kapalit din kapag tayo ay nag-disobey. Dito, entirely, sabi doon, "so that," kapag, kung susunod tayo, ang sabi doon, "positive, you will live and increase, enter and possess." Hindi lang siya nagpa-pertain sa particular situation natin, ngayong moment na to. But it pertains to the long-term one. So, ang sabi dyan, sa New Living Translation, "then, you will live and multiply, enter and occupy." Papasok ka at mananahan ka doon. So papasilin natin doon. Sabi doon, sundin. Kung susundin daw po natin, ibibigay yun ng Lord para ano, mabuhay tayo ng matagal at dumami. Para makapanirahan din tayo sa lupaing iyon. So hindi lang siya for the present time. Tumutukoy siya sa longer period para makapasok tayo at makapanahan tayo doon. So yun yung pinangako ng Lord. Kaya ang sabi ng verse 6, diba, "kaya sundin ninyo ang utos ng Panginoon ng inyong Diyos." May paalala doon, "kaya sundin." Kinakailangan naroon yung pagsunod natin kasi merong karampatang kapalit kapag sumunod tayo. Hindi tayo susunod para lang doon sa blessing. Pero kasi kung si Lord yung, kung ang ating Panginoon talaga yung hari ng buhay natin, susunod talaga tayo sa Kanya. At ang sabi ng verse 2a, "alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. 40 taon. Alalahanin daw natin. So remember. Kaya nga sabi ko kanina, yung theme nitong chapter 8 verses 1 to 6 is a call to remember and a call to obey. Yung 40 years na yan, alam nyo ba yung 40 years, nagre-represent ito ng interval ng generation. So, it represents a lifetime. Imagine nyo, halos isang lifetime ng buhay ng Israelita, naroon sila sa desierto. Equivalent siya nun. So, parang, so ako pala, nasa isang lifetime na, no? Nagsisimula na ako ng panibagong lifetime. Ganun katagal yung Israelites na nasa loob ng wilderness. Ang sabi po ng Bible, "Remember the wilderness." Alalahanin daw po natin yung ilang. Ano ba ang meron sa wilderness? Makikita po natin dyan that the wilderness is a place of humbling.
a place of humbling. Ba't ko nasabi? Kasi sabi ng verse 2b, upang magpakumbaba kayo. Ang sabi doon, niloob daw ng Lord na dumaan tayo sa ilang, mag-wander tayo into the desert to humble us, to humble me, to humble you. So ang nais talaga ituro sa atin, matuto tayong magpakumbaba. When you say humbling, hindi siya ini-intend nito na pahirapan. Kasi minsan nakakala ng iba, ay, tinuturoan ako magpakumbaba ng Lord, kaya pinahihirapan niya ako. Sabi ng mga naririnig ko, kaya nagkaroon ng coronavirus ang Pilipinas, ang buong mundo, kasi pinahihirapan ng Diyos ang buong mundo. Hindi po yung totoo. Sabi ng Bible, ayaw niya na mahirapan yung kanyang mga anak. Ang totoo, ayaw po ng Lord na naghihirap po tayo, hindi ito ang plano ng Diyos para sa atin. Pero bakit tayo narito? Sabi po doon, to humble you. Niloob ng Lord na dumaan tayo rito para turuan tayo na magpakumbaba. Hindi para ipahiya, not to demean us. Iba yon, ibang usapan yung demeaning at ibang usapan yung humbling. Hindi tayo para ipahiya ni Lord, kundi turuan tayo na magpakumbaba. Ano mang ibig sabihin nun? It connotes poor, afflicted. Ibig sabihin yung poverty in the spirit, yung pagkilala natin na wala tayong magagawa maliban talaga na pangunahan tayo ng Panginoon. Wala tayong kayang gawin sa buhay natin. Imagine nyo, walang pera, walang trabaho, walang kahit ano. Yes, may tulong ang government, pero hindi naman pwedeng yun lang yung asahan po natin. Pero tinuturuan tayo rito na matuto tayo na magpakumbaba. Sabi nga ng Matthew 5, Chapter 5 verse 3, mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So nung sinabi ng Bible na tinawag tayo ng Lord, niloob ng Lord na dumaan ang bayang Israelites doon sa disyerto to humble them para turuan silang magpakumbaba. To be humbled is to be led to an awareness of our own meager resources and hence into trustful dependence on the resources of God. Yung makita natin na yung resources natin hindi sapat, limitado ang kaya natin. Wala tayong ibang dapat asahan, wala tayong ibang dapat pagtiwalaan sa buhay na ito maliban sa ating Panginoon. Yung kilalanin natin na hindi kaya, yung trabaho mo hindi sapat, wala kang trabaho ngayon eh. Yung kita mo, minsan kasi akala ng iba, poke sila yung kumikita or sila yung nagpapakain sa family, sila yung breadwinner, sila yung may kakayanan para makapamuhin sila ng maayos. Eh dahil nasa kanila yon, hindi yun totoo. Ang totoo, lahat ng meron po tayo ngayon ay sa Panginoon nang galing. Tayo po ay mga stewards lamang. So, the Lord is allowing us to experience these things para matuto tayo magpakumbaba na hindi natin to kaya. Ang Lord lang po talaga ang mayroong magagawa sa buhay natin. So, yun po yun. A call to the wilderness is a place of humbling. Pero hindi lang po yun. Hindi lang po tayo naisturuan na magpakumbaba. The wilderness is also a place of trust, testing. A place of testing, pagsubok. Kapag po tayo ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, ang sabi po ito, sinusubok po tayo. Sabi ng verse 2, at subukin kayo upang malaman, to know what was in your heart, kung ano ang nilalaman ng puso ninyo, kung susundin ninyo ba ang kanyang mga utos o hindi. Yung test dito, hindi ito yung nangangahulugan na tutoksohin tayo na gawin yung isang bagay na alam naman natin na hindi tama. Hindi po yun eh. Yung test dito, eh yun yung nagpapakita, magpuprove yung word na sinabi mo. Your word, your intention, totoo ba talaga sa puso mo? Subukin kayo, hindi nangangahulugan na tuksohin tayo na gawin yung isang bagay na hindi natin dapat gawin. Nangangahulugan to na patunayan natin. Yun bang sinalita natin, yun bang hangarin natin, totoo. Ang totoo, hindi naman sinusubok ng Lord yung kanyang salita eh. Kasi yung salita ng Lord, totoo na siya. Ang sinusubok dito, to test our heart. Ano ba yung promise ng mga Israelita sa Diyos? Ba't kailangan silang subukin? Ang sabi doon, kung babalikan natin yung history, sabi ng Exodus 24 verse 3, sinabi ni Moses sa mga Israelita, ang lahat ng itinuro at iniutos ng Panginoon, sabay-sabay silang sumagot, ito ang sagot nila, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Naulit yun sa verse 7, sabi doon, kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. Sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. So, ayun yung sinabi nila. Sabi nila, susundin namin lahat ng sinabi ng Panginoon. So, ang tinetest talaga ng Lord sa buhay ng mga Israelita, what was in your heart? Sabi niyo sa akin noon, susundin niyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Ngayon na nandito kayo sa disyerto,
Ang tanong, susundin niyo pa rin ba ang lahat ng sinabi ninyo sa akin? Lahat ng ipinangako ninyo sa akin? Sinabi rito, at subukin kayo upang malaman ano talaga ang nilalaman ng puso ninyo, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. To know what was in your heart. Ibig sabihin, what is your settled disposition? Ano yung iniisip natin? What is your attitude? Alam niyo po, kasama sa testing na to, yung discipline po natin. Gaano tayo, papaano natin paano mo ina-appropriate sa buhay mo yung tinanggap mo sa Panginoon? Paano mo ito isinasapamuhay? Part ng testing natin, yung sinabi mo sa Lord nung umuo ka sa Panginoon, nung sinabi mo na, yes Lord, susundin ko ang lahat ng sinabi mo, ngayong nasa ganitong panahon tayo, tinetest tayo. Are we still serving God? Or kagaya ng iba, halos sumpain na nila yung Panginoon, halos ayaw na nilang makita na ito pala yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon that the wilderness is hindi lang ito place of humbling. It is also a place of testing. What was really in your heart? Susunod pa ba tayo sa Panginoon sa ganitong kalagayan na parang sa tingin ng marami, kulang, kapos? Susunod pa ba tayo sa Panginoon kapag may virus na or mawala na yung virus, kapag may tinatangkilik o walang tinatangkilik? Sa anong paraan? As for me, kagaya nila, nung mga naunang mananampalataya, I decided to serve the Lord, na sundin ng Panginoon sa abot ng aking makakaya, sa tulong at sa biyaya niya. Because that was, iyon yung nasa puso ko. Ano pa, the wilderness is also a place of provision. Take note, hindi lang siya humbling, hindi lang siya testing, may provision din. Ang sabi ng verse 3a, ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos, binigyan niya kayo ng mana. May mana. Nagpaulan nga ang Lord ng mana. When the people were hungry, God fed them mana. Nung nagutom sila, nagpaulan ng Diyos ng mana. At ang sabi doon, each day, kumuha lang kayo kung ano yung sapat sa inyo. Huwag kayong kukuha ng lalabis sa isang araw kasi masisira lang yun. Yung provision ng mana, hindi lang siya bastang himala ng Diyos. Iyon ay nagpapakilala kung sino ba talaga yung Diyos sa buhay natin. Kung paanong pinakain ng Diyos yung bayang Israel for 40 years doon sa wilderness, nagpapakita ito na that the basic source of life was God and His words. Ang pangunahing pinagkukunan ng buhay, ang pangunahing pinanggagalingan ng buhay ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Imagine, 40 years yon. Tayo nga, wala pang 40 years 37 days pa lang. Pero ano yung meron tayo? Di ba meron naman tayong mga relief goods? Meron tayong social amelioration program na sabi ko nga, Lord, kasama ba kami doon? Pero anyway, okay lang kahit wala kami noon kasi naniniwala ako hindi mo kami pagkukulangin. May ginagawa yung government. Meron silang ginagawa ang pamahalaan. Ang bayan po natin may mga ginagawa. Ang barangay po natin, meron din naman po silang ginagawa. Pero hindi yun yung point doon. Ang point dito, makita natin, ginagamit sila ng Lord para i-provide din naman yung pangangailangan natin. That in the midst of this wilderness, in the midst of this hindi magandang sitwasyon ng bansa po natin, maranasan natin that this is also a place of provision. For some, blessing yun. For some, kulang pa rin daw yun. Pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, makita natin that the basic source of life ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ako naniniwala na mabubuhay kami. Mabubuhay ako hanggang sa loobin ng Panginoon na mabuhay ako. Bakit? Kasi ang Diyos ang may hawak ng buhay ko. Kung yung Israelites nga, napakain niya 40 years, how much more tayo? Lagi kong naaalala yung sinabi ng Matthew, kapag ka nasa matinding pagsubok ka na, tumingin ka lang sa langit. Kapag nakakita ka ng ibon na lumilipad pa, ibig sabihin, hindi ka pa magugutom, mabubuhay ka pa. Bakit? Kasi nga yung mga ibon nga, hindi nga sila nag-work, pero nabubuhay sila. Mas mahalaga daw tayo kaysa sa mga ibon. Kaya may pag-asa pa. Sabi ng Deuteronomy 8:3, ginawa ito ng Panginoon upang ituro sa inyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Na nabasa rin natin yun, mababasa yun sa Matthew 4:4, sa Lucas 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the Father. So lahat, hindi daw nabubuhay ang tao sa physical na pagkain lang, kundi sa pamamagitan din naman
ng salita na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Ipinupush tayo ng Lord dun sa natural possibility na hindi lang tayo dapat magdepende sa ating sarili. Dapat yung dependence natin fully sa Panginoon at sa Kanyang salita. Dahil kapag tayo ay nag-depend sa Lord at sa Kanyang salita, sigurado ako, ma-enjoy po natin yung buhay at yung pagpapala ng buhay. Sabi doon sa verse 4, 40 years, di ba, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi na inamaga ang inyong mga paa kalalakad. Mga kapatid, hindi daw po nasira ang kasuotan. Miraculous to, no? Parang iisipin mo, mahiwaga, paano nangyari for 40 years, hindi mo lang nasira. Iyon ay nagpapakita po kung paano tayo pinoprovide ng Lord. God is providing our needs where we dwell. Ibig sabihin, kung ano yung kailangan ng tao, yung help na kailangan natin, iyon ang Diyos. Sabi nga ng Psalm, I look my eyes unto the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. Kapag tumanaw ako sa bundok, saan nanggagaling ang aking tulong? Ang tulong ko ay nanggagaling sa Panginoon. So, na-provide yung pagkain, na-provide ang kasuotan, pati ang panyapak, pati ang suot sa paan, na-provide din. Kaya naniniwala ako na gagawin din ng Lord yon para sa atin. Sabi ng chapter 2 verse 7 ng Deuteronomy, alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay nagbabantay sa inyo at naglalakbay sa malawak na ilang sa paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng 40 taon sinamahan ko kayo at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan ninyo. Ilang araw na nga ba tayong ganito? More than a month na. 37 days sa ngayon. Ang tagal, no? Ang tagal na. Pero i-compare mo naman yun sa 40 years, mas matagal kaya yon. So ano ang magiging tugon po natin? Remember mga kapatid, nakapaloob ang verses 1 to 6 doon sa alalahanin mo, sa gitna sundin mo, at sa dulo alalahanin mo. Remember the wilderness. It is the place where the Lord humbled us, where the Lord is tested the Israelites, humbled them, tested them, and provided for them. Naniniwala din ako sa panahon natin ngayon na narito tayo sa ganitong season ng buhay natin, matatapos din po ito. It is just the time that the Lord is humbling us. Tinuturuan tayong magpakumbaba. Huwag manangan sa sariling kakayanan. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Tinetest kung talaga yung heart ba natin ay para sa Panginoon o dahil lang sa may provision, may blessing kaya tayo nasa Lord. At pero ito yung pangako ng Lord. He will still provide. Naniniwala po ako na hindi tayo iiwanan ni pababayaan ng Panginoon. Only kinakailangan siya yung maging hari ng buhay natin. Lagi ko pong sinasabi, kung ang Diyos, kung ang Panginoong Jesus ang hari ng buhay ko, sagot ng hari yung kanyang citizens. I believe what the Bible is teaching, na kapag ako ay citizen ng Kingdom of God, sagot ako ng hari ko, sagot ako ng daddy ko. Kaya I am sure, no matter what will happen, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ako pagkukulangin, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ganun din po ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. This time of wilderness, this time of tough times, this tough season, sa panahong ito, remember the Lord. Ano yung inoo mo sa Panginoon? At I encourage you, pagbulay-bulayan po natin. Huwag nating hayaan na matapos yung season na ito na wala pong nangyari. I believe the Lord is calling us for discipline. The Lord is calling us for discipleship. And the Lord is, we need wisdom para mabuhay, para makapagpatuloy sa buhay na ito. So once more, the place in the wilderness, hindi siya masyadong maganda, pero pwede tayong turuan ng Panginoon ng magagandang bagay if we will just open our hearts, if we will just open our understanding. Let's pray. Father, we honor you tonight. Salamat kasi binibigyan mo kami ng opportunity na makita na sa gitna ng sitwasyon na kinakaharap po ng aming bansa, may maganda kang bagay na itinuturo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba, na hindi po sa ganang kakayanan po namin kaya kami nabubuhay, na hindi dahil sa mga skills na meron kami, sa talents na meron kami, sa mga kaya naming gawin, kundi ang buhay po namin ay sa iyo nagmula. At dahil sa iyo ito nagmula, Panginoon, naniniwala din po kami na hindi mo ito pababayaan. Naniniwala din po kami na hindi mo kami pagkukulangin. Father, I pray tonight
tulungan nyo ang bawat isa sa amin na matutong magpakumbaba sa inyong harapan. Kilalanin na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. At kung sino man po, Panginoon, ang nakikinig ngayong gabing ito, na hindi ka pa tinatanggap sa kanyang puso, ang dalangin ko po, katagpuin mo po siya. Makita po ng kapatid na ito, ng kaibigan na ito, na mahal mo po siya, at meron kang dakilang plano para sa kanyang buhay. Kung papaano mo po ako natagpuan, kung papaano ko po naramdaman ang pag-ibig mo, tulungan niyo po rin ang bawat isang nanonood ngayon na madama ang pag-ibig niyo at ang dakilang presensya niyo. At hayaan niyo, Lord God, na yung disposition ng puso po namin, ano ba talaga yung naman ng puso po namin, matagpuan mo po kami na wala po kaming ibang nais, kundi ang makasunod sa iyong dakilang kalooban. Hayaan niyo po na sa kabila ng ganitong sitwasyon, maparangalan po namin ang iyong pangalan, mabuhay kami ng may kagalakan, maging bahagi po kami, Panginoon, ng pagbabago ng lipunan, maging kaakibat po kami sa pananalangin, Panginoon, sa amin pong bansa, maging katuwang po kami ng aming presidente, Panginoon, ng mga namumuno, Panginoon, na manalangin na meron kang magagawa. Hayaan niyo po na matagpuan niyo po yung puso po namin na wala po, Panginoong, wala pong pagmamaktol, wala po, Panginoon, na ranting, Lord God, kundi ang narito, Lord God, ay ang pagpapasalamat, pagkilala na meron kang mabuting ginagawa. At higit sa lahat, Lord God, nagpapasalamat po kami sapagkat naniniwala po kami that this is a place of provision, na sa sino mang tapat na sa iyo ay sumusunod, sa sino mang nagdesisyon, Panginoon, na ikaw ang maging hari at Panginoon ng kanyang buhay. Hindi mo siya pagkukulangin. Hindi mo siya, Panginoon, hahayaan na magutom. Hindi mo hahayaan, Lord God, na may sakit na mamamalagi sa amin. Ang sabi mo, Lord God, wherever you cause your name to be honored, bumababa ka roon at inaabot mo, Panginoon, ang pangangailangan namin. Hindi mauubusan ang pagkain, Lord God, sa aming mga lamesa sapagkat ito yung sinabi mo sa iyong salita. Father, I claim that this time is a time of provision for us, na hindi po magkukulang ang amin pong mga pamilya sapagkat ikaw ang Diyos na sa amin ay nagpupuno. Sapat ka at higit pa. Allow us to remember the wilderness in this tough time. And allow us, Lord God, to remain in your love. Allow us to remain in your grace. Makita po namin palagi, Lord God, na sapat yung biyaya mo na umaabot po sa buhay po namin. I pray tonight, Lord God, yakapin mo ang bawat isa. Ipadama mo sa bawat isa na nakikinig ngayon, na nanonood ngayon, kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila. Madama po nila na iwan man po kami ng lahat, meron pong Diyos na lubos na nagmamahal po sa amin. At sa sino man, Panginoon, nanonood ngayon na may sakit at karamdaman, I declare and I pray for healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, you said in your word that by your stripes we are healed, O God. Salamat, Panginoon, abutin mo ang kapatid na to, ang taong ito, Panginoon, na nakakarinig ng tinig na ito, nakakapanood ngayon ng iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay. At sino man, Panginoon, yung sa tingin po niya ay kinukulang siya, I declare blessing, Lord God, upon blessing that is coming from you. Marami pong salamat. Tuluan mo ang bawat isa sa amin na manatili sa iyo sa gitna ng sitwasyon na hinaharap po ng aming bansa. We pray for the President, Lord God. Let your wisdom be upon him, Lord. And hayaan niyo, Panginoon, na sa paglilid po niya sa bansa po namin, patuloy po, Panginoon, your purposes and your will be done in our country. We honor you tonight. This we pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama sa amin sa midweek service na ito. Kung pinagpala po kayo sa mga salita na inyong narinig, i-like nyo po, i-heart react nyo po, or mag-comment po kayo. Pwede rin po na i-share yung FB live na ito para mapanood ng iba nating friends sa Facebook yung replay. So, tuloy lang po tayo sa Lord. Sa Sunday po, meron po tayong online cell celebration, 8:30 a.m. po. Standby lang po tayo sa Conqueror World Harvest Mission Facebook page para sa mga updates. Meron din po tayong YouTube account, YouTube channel. Pwede rin po kayo mag-subscribe doon kasi doon po ina-upload yung lahat ng mga live streaming na pinapalabas natin po sa Facebook. Salamat po! Good evening, everyone! Shalom!